kapatids, hayaan nyo naman pakilala ko sa inyo yung mga ibon ko. Actually, nag-start ako mag-collecta ng gagawin kong breeder noong 1983. And alam nyo ba na up to now, nasa akin pa rin yung mga ibon ko. Through inbreeding, syempre. Syempre, yung mga unang ibon, namatay na yung matatanda, pero na-save ko sila. So, saan ba nagsimula itong mga ibon ko? Yung ibon ko po galing, yung utang na loob ay galing ko kay Mr. Jose C. ng Valenzuela. Player siya dati ng PHA, pero ngayon, wala na po akong balita sa kanya. Pero yung maunang-unang ibon ko, sa kanya galing kay Jose C. Taga Valenzuela po siya, at isa sa mga hinahangaang player dati. So, meron po akong mga nasave na linya. At ang isa sa mga nasave kong linya ay yung line ng Andre Litar. Itong Andre Litar ay matagal ko nang ginagamit. Although marami ang di nakakilala dito, pero mas marami rin po ang naging matugumpay gamit ang line na to. Ang Andre Litar na nasa akin ay apat na klase. Meron pong galing sa mga taga na player natin dito sa Pilipinas at meron din pong galing sa ibang bansa. So yung mga litar ko, siguro sabi nila magaling daw to sa ismas, pero ako naman po ang lagi kong sinasabi sa mga player, kailangan lang po nating pag-igihin ng pag-aalaga. Kasi alam nyo ba na lahat ng linya ay may potential maging winner. Ang kailangan lang natin ay alagaan sila ng tama. Hayaan nyo pakilala ko sa inyo yung mga ibon na, iba ka, mga ibon ko dito sa amin, sa loop ko. Ito pong awa ko ngayon ay isa sa mga old lines ko. Ito ay isang Andre Litar. Kung makikita nyo, checkered siya at meron siyang puti sa pakpak. Pangkaraniwan ng karakteristik nito ay may konting puti. Isa siya sa mga ibon ko na nagbigay din sa akin ng karangalan. Kasama na po doon yung fourth overall ko sa PFC noong 2014 na lima lang kami nagparte sa Super Set. Papakita ko po yung ibang ibon ko. Hayaan yung kunin ko pa isa-isa at makilala nyo sila. Ito po ay isa rin pong Andre Litar. Kung makikita nyo, black checkered ang kulay niya. Isa po siyang kak, kaso medyo may edad na siya. Ito po ay 1989 pa. So, migit ko mula, mga 7 years na siya. Ito po ay isang example din po ng Andre Litar ko. Light checkered po siya, hen po siya. Ito, 2 years ko palang ginagamit. So matagal pa kaming magsasama nung ibon na to. Ito po yung mga litar ko na blue bar. Ito po yung mga litar ko na blue bar. Kung makikita nyo, kakaiba rin yung itsura niya. Pero litar din po siya. Kaya lang, 2008 pa to, itong ibon na to. Pero up to now po, nagpo-produce pa naman po siya. Oh, ito po, isa to sa mga maliliit ko na Andre Litar. Ang mga anak po nito, kala mong bato-bato lang. Malaki lang po sa bato-bato, pero super titibay po nito. Ito po ay matanda ng ibon. In fact, ang ring niya ay 2007 pa. Pero nagpo-produce pa rin po siya. Ang problema ko lang sa ibon na to, natuto po siyang tukain yung balahibo ng anak niya. Kaya siya, mas madalas pinapaposter ko na lang yung anak niya. Lahat po ng kinakarera ko, mga kalapatid, sa hindi po purong litar. Ito po, may mga kinocross akong ibang linya. Hayaan nyo rin pakilala ko yung mga kinocross kong line sa kanila. Isa na po doon yung Sion. Doon po ako kumukuha ng off-color. Ito po yung isa sa pinakamatanda akong Sion. Ito po ay hindi na po nagsisimilya kasi magsasampung taon na po siya at medyo malabo na yung mata niya. Pero siya po, ito pong ibon na to, kahit ipalis yung sa blue bar checkered, nag-anak po siya ng iba't ibang kulay. Nag-anak na po siya ng orange, pula, dilaw, black, silver, at kung ano-ano pang kulay. Yun po yung isa sa karakteristik ng Sion. Notable performance siguro.
Sa La Union, kilalang kilala nila yung Sayon kasi nag-solo clocker na yung isang ibon na pinadala ko doon. Bira po akong kumuha ng ibon from outside. Alam nyo po ba na every 9 years, tsaka lang ako nagdadala ng ibang linya sa lope ko. Isa po sa nagusto kong ibon ay yung ibon ni Eddie Noble. Ito pong ibon na to ay hindi ko ibon. Ibon po ito ni Eddie Noble na pinangkocross ko sa litar ko. So kung meron kayong makita na black na may puti, malamang po anak po siya nitong ibon ni Eddie Noble. Ang mga nilalaro ko na itim ay nanggagaling dito at saka dun sa mga horman ko. Pakita ko po yung horman ko, kaya lang medyo kalbo kasi nagmo-molt siya. Ito po yung isang horman ko, kaya lang medyo sobrang tanda na, pero producer pa rin po siya. Kaya lang, pasensya na kayo, medyo kalbo dahil nagmo-molt siya. Later on siguro papakita ko sa inyo siya pag nakatapos siyang mold para makita niyo naman, ma-appreciate niyo yung itsura niya. Medyo malaki na ilong niya kasi may katandaan na siya. 1986 pa po siya. Oh, ito po yung descendant ng yung mga Johnson ko po. Yung Johnson ko po galing po direct from Saudi Arabia. Ang nagturo po kasi ng pag-iibon sa Saudi is Pilipino, si Sunny Suliman. And Sunny Suliman, yung kapatid niya naman, si Dos Suliman, ay naging kaibigan ko. So yung ibang mga linyang ginagamit ko, like yung Bandibelde, Bestrate, and yung mga Johnson ay galing sa kanila. Hindi ko po ako namuhunan doon, kundi pagkakaibigan lang. Napunta sa akin itong mga ibon nito, mga 1997. Pero ito, mga kaapu-apuhan na to, pero in-inbreed ko po to, isa po itong Johnson, galing po sa linya nung O5. So, ito po ay isa sa mga apuhan na ng anak ng galing sa mga Suliman. Ito naman po yung anak nung Muleyman. Yung Muleyman na matanda, ang nag-alaga po nito ay si Mr. Benji Bautista. Siya po ang nagkumuha nung isang pinakaninuno nito. Pati na yung papel niya, direct din po from Saudi, Blue Baryon na may puti sa pakpak. So ito po ay isa sa mga kaapu-apuhan niya na na-inbreed namin. Muleyman naman po ang ibon niya. Si Karel Muleyman, siya isa sa mga nag-iibon na may pure strain na ibon. Isa lang ang inalo niya sa ibon niya, I understand ito, yung Pabri, nung nag-race na siya. Kasi nung nire-race niya yung mga Muleyman niya, hindi siya nagpo-produce, pero pag sa ibang tao, maganda yung mga resulta. So, kaya alam nyo na kung bakit karamihan, isa sa sample top, na karamihan sa atin ay hindi mag-re-race ng pure. Kailangan laging naka-crossbreed. So, mga kalapatids, sa susunod, marami pang ibon ko ang papakita ko sa inyo para ma-appreciate nyo rin na wala sa itsura. Kasi yung iba sa inyo, gusto yung kulay. Meron nga ako narinig nung isang araw, nagkukwento, it's happened na nagpas dumaan lang siya, ang sabi niya, ang magagaling daw checkered. Hindi naman natin pwedeng kontrahin, pero alam naman natin na lahat ng klase ng kulay, babae o lalaki, pwedeng maging winner. So mga kalapatid, hanggang sa susunod na update natin.